Good morning po. Good morning. Good morning. Akala ko, ano po, medyo totoo yun pala, nakakakaba. This is first time po, and then kaharap mo po mga BODs, team training, at saka Ma'am Connie, napakaswerte natin, nakakapanginig. Pero sa totoo, napakasaya po. Mula sa aking mga, sa aking puso, nandito sila, nagpapasalamat ako una sa Panginoon. Lahat ng panalangin ko, binigay niya. Lahat ng panalangin ko. Andito po kayo. At tatayo po ako dito, hindi dahil sa ako po ay magaling, hindi po. Sa totoo, wala po akong alam. At nandito lang tatayo as a OFW sa harap nyo, ipapakita o alam natin ang katotohanan, ano ang OFW. Paulit-ulit po ang kwento ng OFW. Napakaswerte natin, dumating ang AIM Global sa buhay natin. Nung una, pinapanood ko sa YouTube. Ano ba to? Parang nakaka-curious, bago pong lahat, ano, yung nagsalita bago sa akin, si Applying Kate po, na-meet ko lang siya sa McDonald's. Pag giningitian niya ako, nakita ko yung bag niyang malaki, ay, negosyante to, sabi ko. Medyo iwas-iwas. Eh, sinundan niya ako. Kakapi ako. Tapos, sa yun, nilatag niya yung products. Nung naririnig ko yung sabi niya, ganito, ganyan, oh, sige, totoo ba yan? May bukol nga ako, eh, tingnan natin. Sige, sabi ko, may bukol ako. Tapos, sabi niya, ito ay sa, pwede din sa arthritis, tama. Sabi ko, meron din ako. Yan talaga yung nahanap ko. So, madaling salita po, yung sinasabi niya, gusto ko. Gusto ko yung, alam mo, pag natulog ka, pag gising mo, parang hindi ka natulog, ang daming masakit, parang gigising ka na naman, takbo, parang naririnig mo na naman si madam. OFW po tayo, alam natin ang totoo. Kung hindi yung amo ang kalaban, yung mga alagang maliliit. Kung medyo may edad naman, ang sarap. Parang gusto mong gumraduate, hindi ka makagraduate. Yun ang katotohanan. Pero ngayon, feeling ko graduation talaga. Feeling. Sa totoo po, hindi po ako tumayo dito para magkwento ng kwento. Totoong buhay na ito. Pangarap ko dati, pag sinabi ni Sir John Jen, napapanood ko, pumikit ka lang, imaginein mo kung anong gusto mo mangyari, mangyayari. Pumikit talaga ako. Sabi ko, Roda, gawin mong buhay mo. Kasi po, 18 years akong OFW, umuwi ako, inuwi ko yung mga anak ko actually. Nakakalungkot isipin na dapat ang mga bata sa Pilipinas kinukuha. Baligtad po ang nangyari sa akin. To make, parang magsimula ako sa buhay ko, kailangan kong iuwi yung mga anak ko sa Pilipinas. And then, ang sakit ang nararamdaman, every time umuwi ako, papasok pa lang sa tunnel yung dugtungan po ng eroplano, iyak na ako ng iyak kasi iiwan ko na naman sila. Paulit-ulit ang kwentong ganon. Tapos po, nung iniiwasan ko din yung kwento ng buhay ko, yung every summer sumasama ako kay amo, Spain. Paglatag ng eroplano, gusto kong manalangin na sana October na para makabalik na ng Paris. Kasi sa Spain po, sobrang pagod. Lahat na lang in charge sa akin, lahat ng trabaho. Parang gusto ko mong good graduate, hindi ka makagraduate talaga. So, nung nakita ko po, last 2 years po, nakilala ko yung AIM Global, sabi ko, walang duda. Sa try ko lang. Tapos po, yung masipag kong upline, Jonard Bell na ba po, walang tigil yan, pinupush niya ako. Sabi niya, ano ba talagang goal mo? Makuha ko yung mga anak ko, kasi parang baligtad eh. Pangit eh. Inuwi ko, taga rito sila. Mga bata sa Pilipinas, kinukuha ako, baligtad, hindi pwede to. Tapos yearly, ganun na nangyayari, nauubos ang pera ko. Bago pa ako umuwi, Ate Mai, pautang ako 50 mila, kasi hindi aabot ang allowance ko. Sigurado ko yun, kasi kwenta ko na. Bakit pa ulit-ulit ng kwentong ganun? Gusto mong baguhin pero hindi na babago. Yun po, tinry ko po na lahat ng trabaho ko mula Monday to Friday, punong-puno ako. Sabado Linggo, may hotel Creon po, pukpukan din ang trabaho. Ang pinakapahinga ko, uupo ka, galing-galing mo sa trabaho, uupo ka, sasamba ka, tapos parang sarap-sarap ng pakiramdam mo kasi nakapahinga ka, nandun ka sa pagsamba. Feeling mo talaga na nahanap mo yung anong gusto mo, hindi mo mahanap. Tapos po, inihingi ko sa Panginoon, ano ba talaga, saan ba talaga ako? Sabi ko, sige, bawasan ko yung trabaho ko. Hanggang pabawas ng pabawas. Good news po, ang meron kong trabaho ngayon is 5 hours na lang. Bakit? Yun doon ako nakatira. So, bottom line po,
naiwan ko po yung takbo ng takbo. Sino ba dito, alam ko, maraming part-timer, kilala kita, partner Dory, at tumatakbo, kinakain mo yung baget para lang pumunta ka sa susunod na trabaho. Ilan pang ganun po ang mga OFW na gustong na tumatakbo, iniisip mo na, sana umalis na si madam para makatakbo na ako sa next part-time ko. Ang hirap, di ba? Nakaka-stress. Ito na po yung katotohanan. Ininalatag namin sa inyo, tumatayo ako sa harap nyo bilang testimony na maganda yung kitaan. 18 months po nung nakuha ko yung unang million ko sa AIM. Hindi ko po ugaling magyabang, nag-share, nag-open lang tayo ng mind lang. Marami kasi ako nakakausap na still, but upline, gusto ko talaga yung ginawa mo, pero still, nandun pa rin sila. Sasabihin pa nga, idol kita, pero paano mo ginawa yan? Pero hindi niya gustong gawin yung ginawa ko. Anong ginawa ko? Magbawas ako ng mga trabaho, paunti-unti pa. Ganun po. Eh, di ba, mas masarap yung hindi ka tumatakbo, nasa bahay ka, nagko-computer, Facebook, di ba? Ang totoo po, bago ko po ginawa ang AIM Global, dumaan po ako sa mga anumang madramang buhay, nakakalungkot, huwag na natin pag-usapan. Yung ano po, ang totoo is, kailangan mapagod ako, kailangan may ganagawin ako, nabaliw naman ako pag wala akong ginagawa sa Korean novela po. Kailangan may pamatay oras ako kasi ayokong isipin yung mga problema. Madaling salita, umikot ang mundo, inaral ko ng inaral po yung AIM at yung unang 2 buwan ko po. Totoong kwenta to ha. Walang naniwala sa akin. Napilitan ko si Abigail po. Pinilit ko. Sabi niya, ayan, payin ako ha. Kulit mo ha. Pero alam niya rin na magandang networking. Sa madaling salita, unang buwan, inaral ko. Pangalawang buwan, nagtatrabaho na ako. Tinabaho ko. Pangatlong buwan ko po, ayun. Sabi ko, sunod-sunod, 1-5, 1-5. Sabi ko, apply. Hindi pa nagkakamali ang system. Nagising ako, may 10-5 ako. Tingnan mo, hindi po ako marunong sa computer. Saan? Ay, wala eh. Palakihin mo. Paano? Ang dami kong tanong kasi nag-start po ako yung laptop ko. Pag namatay, ayaw nang mabuhay. Ang ginagawa ko, hintayin ko yung amo ko. Oh, wala na, upuna ko. Kasi, pwede. Yun yung nung na mabait po yung amo ko. Pag nakikita niyang namamatay yung iPad ko, isang araw, dineliver. Isang malaking iMac. Ay, Mac po siya, desktop po siya. Ipat naman nilagay dito to, natutokso ako, sabi ko. Pero sabi niya, oh, Roda, habang nagpa-plancha ako, Georgian po ang kaharap ko. YouTube po, talaga pong ha. Akala ng mga upline na iba eh, sino ba talaga yan? Tulog ako, pagising ko, nanonood ako. Kasi Tagalog siya, naintindihan ko. Pag si Brian Tracy, uulitin ko pa talaga eh. Pero ang galing po ng mga pag nagpapa-mentor ka, iba pa rin yung nag-aaral ka na nag-aaral. So bottom line po, hindi po ako masipag din sa aral, sa totoo lang. Sa aming magkakapatid, kung makikita niyo po sila, lahat may mga kapatid akong valedictorian, lahat sila top 1. Sana sabi ko noon may colidus na. Eh walang colidus. Bunso po ako. Alam ni Ivy yan, si Ivy rin, laging nagtatap. Bakit yung pamangkin tap? Ako hindi. Nung ganong kwento, pag sinasabi nagre-review ako, ayaw pumasok, nagagalit ang mga ate ko. Yan na ba? Yan na ba? Top 5 ka lang talaga? Diyan ka lang? Ayaw mo nang mas top 1? Kasi sila po lahat top 1. Magagaling po sila. May valedictorian, may cum laude, kuya ko po. Ang gagaling nila. So, sabi ko na lang, saan ako magaling? Hanapin ko ang sarili ko. Sabi, nung malaman ko sa AIM Global na kahit sino ka, pwede kang maging mahusay ka. Aral lang, aral. Hindi po ako mag-motivate ngayon, hindi po. Nagkukwento lang. Kasi yung kwento natin, teleserye, talagang katabi ko pa yung tuwalya para pag umiyak ako, katabi ko siya, gusto ko. Nung nalaman ko na yung Korean naman, masaya palang Korean novela, mas gusto ko Korean. Paikot-ikot yung buhay, ganun lang. Nung makita ko yung mga anak ko, nakuha ko na, pagigising ko, totoo, kasi katabi ko na sila. Parang ang sarap laging bagong gising, talagang bagong gising. Tapos yung bunso ko, pag ang kulit na, sasabi niya, bababa na ako, siya pa magpapaalala, mama, gamot mo, si 24/7. Siya pa yun. So dati, nasa trabaho ko, maalala ko, hindi pa ako nag-take. Nandiyan po yung inspirasyon na lagi kang kahit napapagod ka, kahit anong mangyari, nandyan sila. Napakasarap po yung pangarap mo na kuha mo.
Siguro po yung kwento ko, kung ahaban po, matutulog kayo, magugutom kayo. So, paiksiyan natin. Ang isang maiwan ko lang pong salita para sa lahat, huwag pong susuko kasi maraming gustong magtuloy. Tuloy nyo lang po. Ilan ba sa atin, mga kakilala ko dito? Upline Liberty, Upline Marie Chris, ang sisipag nila. Ang sisipag, mga kasama ko, hindi, yung ginawa ko po, ginawa din naman nila eh. Kilala ko din ang buhay ng mga gusto nilang kunin ng anak nila, paano. So, yung mga katulad natin, mga OFW, lahat, ito na po yung chance para baguhin ang buhay natin. Samantalahin natin, subukan natin, kung gusto nyo na pagising nyo, nag-check na lang po kayo ng dashboard nyo. Tingnan nyo. Totoo po yun. So, hindi ko na po pahabal. Una, binibigay natin, binabalik natin ang kapurihan sa Panginoon na ngayon, sa pagkakataong ito, first time, nakasama namin po kayo. Napakasarap po. At nahingi na kami. May kasunod na to kasi 2,000 lang daw. Ang yabang ko. 2,000 lang daw. May kasunod na. So, ibig sabihin po, lahat ng nangangarap, gawin lang natin, gawin natin ang tama. Lahat, yung pangarap natin, tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang. Maraming salamat po sa inyong lahat.